Pumunta si Jonah sa isang bar at doon ay nakita siya ng isang babae. Nagpakilala ito sa kanya at nagpakilala rin siya dito. Subalit nang malaman ng babae na wala siyang trabaho at wala ring pera, ay nilayuan na siya nito. Isang napakayamang tao si Carl. Mayaman at sa katunayan na isa nga siyang bilyonaryo. Nagmamay-ari siya ng isang helicopter at maraming mamahaling mga sasakyan. At higit pa dito, marunong at kilala din siya sa iba't ibang larangan ng sports. Kaya naman nakikipag-date siya sa mga mayayaman at magagandang babae, sa mga magaganda at espesyal na lugar. Isang araw ay kinausap niya ang kanyang assistant para sa isang negosyo at pinag-usapan nila ang isang business na nagkakahalaga ng 6 million company share. Kinabukasan nito ay pumunta si Carl sa isang event kung saan ay masaya ang lahat. Maraming mga naliligo sa pool at talagang maraming mga magagandang babae ang nakikipagsaya kay Carl at sa kanyang mga kaibigan. Habang nakikipag-bonding si Carl sa kanyang mga kaibigan at sa mga magagandang babae, ay biglang tumawag ang kanyang ina na nakatira sa Germany. Taga doon talaga si Carl dahil doon siya ay pinanganak. Subalit sa USA niya, napiling magnegosyo at doon na rin mamalagi. Minsan, kapag nakakausap si Carl ng kanyang ama sa cellphone, ay isa lang ang palaging sinasabi nito sa kanya, na sana siya ay umibig na at makahanap ng kanyang mamahalin. Masyadong busy si Carl sa negosyo at hindi niya naranasan kung paano umibig o magkaroon ng babaeng mamahalin. Hindi rin masyadong nabibigyan ng oras ni Carl ang kanyang pamilya dahil sa pagkabisi niya sa negosyo. Habang nakikipagsaya si Carl, ay biglang tumawag ang kanyang ina dahil nga sa kritikal na kalagayan ng kanyang ama at kailangan niyang umuwi sa Germany. Gusto daw siyang makausap nito, kaya agad lumipad si Carl patungo Germany para umuwi sa kanilang bahay. Nang makauwi si Carl sa Germany, ay kagad niyang niyakap ang kanyang ina. Agad siyang nagpunta sa kwarto ng kanyang ama at dito ay kinausap si Carl ng kanyang ama. Humingi ng final request ang ama ni Carl sa kanya habang ito ay unti-unti nang nanghihina. Humiling ang ama ni Carl sa kanya na mag-absent siya sa trabaho sa loob ng 30 araw na walang gagamiting pera at walang gagamiting kahit na anong pera at kapangyarihan mula sa kanyang pagiging negosyante. Sa madaling salita, ay gusto ng kanyang ama na mag-absent siya ng isang buwan nang walang ginagamit na pera at kahit na anong ID. Humanaw ang ama ni Carl at dalawa na lang sila ng kanyang ina ang natira. Nakiusap ang ina ni Carl na sana ipagbigyan niya ang huling hiling ng kanyang ama bago ito mawala. Kaya naman, pinagbigyan nga ni Carl ang hiling ng kanyang ama at umalis siya uli sa kanilang lugar at iniwan ang kanyang ina. Lumipad si Carl sa ibang bansa kung saan hindi pa niya napupuntahan at pumunta siya doon at pinilitan ng kanyang pangalan. Ang ginamit niyang pangalan ay Jonas, kaya naman wala talagang nakakakilala sa kanya. Nang makarating si Jonas sa bansang UK, ay walang-wala siyang pera kahit man lang pangkain. Talagang sinunod niya ang huling request ng kanyang ama. Pinalitan niya ang kanyang pangalan at wala siyang perang ginamit sa pagpunta niya sa lugar na ito. Kaya naman pagdating niya sa UK, ay sinubukan niyang mag-apply sa iba't ibang trabaho, subalit paulit-ulit siyang nare-reject. Bukod pa sa inaalala niya ang mapapasokang trabaho, ay inaalala niya rin kung saan siya manunuluyan. Pumunta si Jonah sa isang bar at doon ay nakita siya ng isang babae. Nagpakilala ito sa kanya at nagpakilala rin siya dito. Subalit nang malaman ng babae na wala siyang trabaho at wala ring pera, ay nilayuan na siya nito. Maya-maya ay biglang may isang babae ulit ang lumapit kay Jonas. Hindi ito kagandahan, pero okay naman makipag-usap at makisama. Sinabi niya sa babae na baka pwede siya nitong matulungan dahil wala siyang matutuluyan. At tinulungan naman siya nito at dinala sa kanyang kondo. Nang makarating doon si Jonas, ay nakita niya na may kasama pa pala doon ang babaeng nagpatuloy sa kanya. Nakita niya na may natutulog sa kama, pero doon pa rin siya pinatabi ng babaeng tumulong sa kanya. At hating gabi nang magising ang babaeng katabi niya at nagulat ito, kaya pinaalis siya nito sa kondo. Nagpalaboy-laboy si Jonas sa daan ng gabing iyon. At sa di inaasahang pangyayari, ay napagtripan siya ng mga tambay. Subalit lumaban si Jonas at nakatakbo palayo sa mga kalaban.
At dahil sa sobrang taranta, ay pumasok siya sa isang bahay para lamang makapagtago sa mga kalaban na humahabol sa kanya. Nang makapasok siya sa bahay, ay ikinatakot ng mga tao doon ang kanyang biglang pagpasok. Kaya naman pinapuli si Jonas ng nagmamay-ari ng bahay. Inaresto siya at ikinulong ng isang gabi sa bilangguan. Nang makalaya si Jonas sa bilangguan at habang naglalakad siya, ay bigla siyang nabangga ng isang sasakyan. Nagulat ang driver ng sasakyan, kaya kaagad siyang tinulungan at matapos siyang tulungan ay kinausap siya ng lalaking nakabangga sa kanya kung okay lang ba siya. Kaya naman sinabi ni Jonas na naghahanap siya ng matutuluyan, pati na rin ng trabaho. Kahit anong araw na trabaho, ay handa niyang pasukin dahil kailangan niya ng pera. Tinulungan naman siya ng lalaking nakabangga sa kanya na makahanap ng trabaho at ipinasok siya bilang isang waiter sa isang restaurant. Ang nagmamay-ari ng restaurant ay mayroong anak na babae kung saan ay nahulog na ang loob nito kay Jonas. Kaya minsan ay kinausap nito si Jonas at minsan ay palihim pa silang nag-uusap sa kwarto ng babae. Balit hindi rin nagtagal ang kanilang madalas na pag-uusap dahil nga ayaw din ito ni Jonas at kinakausap niya lamang ito para magpalipas ng oras. Hindi lang waiter ang trabaho ni Jonas dahil namasukan din siya sa isang car wash upang sa ganon ay kahit papano ay madagdagan naman ang kanyang kinikita. Sa madalas na pakikipag-usap ni Jonas sa anak ng kanyang amo, ay kinausap nga si Jonas ng kanyang amo na layuan ng kanyang anak. Dahil ayaw nga raw ng kanyang amo na nakikita na madalas na nakikipag-usap si Jonas sa kanyang anak. Kaya simula noon ay nilayuan na ni Jonas ang babae. Habang nagtatrabaho pa rin si Jonas sa restaurant at namamasukan din siya bilang driver sa isang hindi inaasahang pagkakataon, ay nagkaroon siya ng isang pasahero na ubod ng ganda. At dito nga, sa kauna-unahang pagkakataon, ay nagkaroon si Jonas ng hindi maipaliwanag na damdamin. Kinausap niya ang babae at nagpakilala sila sa isa't isa. Dito nagsimula ang pakikipagkaibigan ni Jonas sa babaeng ito na ang pangalan ay Catherine. Simula noon ay unti-unti na silang naging magkalapit at minsan na rin niyaya ni Jonas si Catherine na lumabas at mamasyal. Sobrang nag-e-enjoy si Jonas tuwing namamasyal sila ni Catherine. Kaya naman naging madalas din ang kanyang pag-absent sa trabaho at ganun din naman si Catherine. Naging madalas din ang kanyang pag-absent sa trabaho dahil sa kanilang napapadalas na pamamasyal. Hindi nagtagal ay natanggal si Jonas sa trabaho dahil sa kanyang madalas na pag-absent at walang focus dito. Ganun din naman si Catherine. Natanggal din siya sa trabaho sa parehong dahilan ng kay Jonas. Dalawa silang nawalan ng trabaho kaya talagang mas naging madalas ang kanilang pagsasama. At hindi na rin nagtagal ay naging girlfriend na ni Jonas si Catherine. Matapos niyang magtapat dito ng kanyang nararamdaman. Hindi nagtagal, ipinakilala ni Catherine si Jonas sa kanyang mga magulang. At tinanggap naman ng mga ito si Jonas. Ang gabi ay lumabas ng bahay si Jonas at si Catherine at pinag-usapan nila ang tungkol sa trabaho. Kung paano nga ba sila makakahanap ng kapalit nito agad. Kaya naman naisip ni Jonas na yayain si Catherine na magtrabaho sa bansang USA kung saan ang pinanggalingan ni Jonas. Gulat na gulat si Catherine dahil hindi basta-basta ang kanyang gagawin at siguradong hindi papayag ang kanyang mga magulang. Pero dahil sa pagpupumilit ni Jonas, ay dalawa silang nagpaalam sa magulang ni Catherine na mangingibang bansa. Kaya't naghanap ng pagkakataon sila Jonas at Catherine upang magpaalam sa mga magulang ni Catherine. Minsang nagkakasiyahan sila sa kanilang bahay, ay nagsabi nga sila at nagpaalam na pupunta sa USA. Akala ng mga magulang ni Catherine ay nagbibiro lamang sila, pero sinabi nga nila na seryoso silang dalawa. Kaya naman gulat na gulat ang mga magulang ni Catherine at noong una ay hindi pa ito pumayag. Subalit dahil na rin sa pagpumilit ni Catherine, ay pinayagan din sila ng kanyang mga magulang. Kaagad na nagplano si Jonas at Catherine ng mga ibang bansa. At makalipas nga ang ilang araw, ay biglang tumawag kay Jonas ang assistant na nakausap niya tungkol sa 6 million shares nila sa negosyo. Pinapauwi na siya sa kanyang bansa para maayos ito at matuloy ang kanilang business arrangement. Natapos na rin ni Jonas ang 30 days na hiling ng kanyang ama. Kaya't bumalik na siya sa USA para ayusin ang kanyang mga negosyo. Saka si Catherine, kung bakit bigla na lang hindi nagpakita at nagparamdam sa kanya si Jonas, subalit ang hindi niya alam ay umalis na pala ito at bumalik sa kanilang bansa. Ilang araw na hindi nakauwi si Jonas at inabot pa nga ito ng linggo
Kaya naman nainis na si Catherine at akala niya ay iniwan na siya nito. Labis na nalungkot si Catherine at hindi na siya umasa na babalik pa at makikita pang muli si Jonas. Subalit nang maayos na ni Jonas ang kanyang mga negosyo, ay kaagad siyang bumalik sa UK at binalikan si Catherine. Nang magkita nga sila, ay galit na galit itong si Catherine dahil sa bigla niyang pagkawala. At akala nga raw niya, ay may plano pa silang mga ibang bansa. Pero bigla na nga rang daw nawala itong si Jonas. Dahil sa pagtatampo ni Catherine kay Jonas, ay hindi na napigilan ni Jonas na magpaliwanag kay Catherine. At sinabi ni Jonas na inayos nga lang niya ang kanyang mga kakailanganin sa paglipad sa ibang bansa. Nang makarating sila sa USA, ay kaagad na sinalubong si Jonas ng kanyang mga security guard at mga katulong. Nagulat si Catherine dahil tinulungan si Jonas ng mga ito at tinatawag pang boss. Narinig din ni Catherine na ang tawag sa kanya ay hindi Jonas, kundi Boss Carl. Takang-takang nagtanong si Catherine kay Jonas kung bakit siya tinatawag na boss ng mga iyon at bakit Carl ang tinatawag sa kanya gayong Jonas ang kanyang pangalan. Napangiti na lamang si Jonas at sinabi kay Catherine na kailangan nilang pumunta sa labas at pumunta sa isang tahimik na lugar. Lumabas si Jonas at Catherine at pumunta sila sa lugar kung saan ito ay napakaganda at tahimik. Dito ay inamin na ni Jonas ang lahat at ikinuwento ang tunay niyang buhay at ipinakilala ang kanyang tunay na pangalan. Ikinuwento niya rin ang buong kwento kung paano siya napunta sa UK at ang kwento ng kanyang pagpapanggap bilang pagtupad sa huling kahilingan ng kanyang ama bago ito pumanaw. Sinabi ni Jonas kay Catherine na siya ang unang babaeng minahal niya at talagang tumanggap sa kanya anuman ang kanyang pagkatao. Kaya willing siyang pakasalan si Catherine at maging asawa nito. Sinabi din ni Jonas na gusto niyang magpasalamat sa kanyang ama dahil sa kahit kahuli-hulihang hiling ito, ay kaligayahan pa rin ni Jonas ang gusto nito. At itong araw ay ang lumigaya si Jonas sa isang babae.